Kasalukuyan naman pong nagsasagawa ng press briefing ang NDRRMC kaugnay sa bagyong Dindo. Tayo i-monitor po natin at pakinggan natin ito. Sa Bangi is partially damaged, so close traffic. Gas bridge. Itong gas bridge sa connecting San Nicolas and Batac City, Ilocos Norte, partially damaged, so close traffic ngayon. But there is a detour road, Curimao, Paway, going to Manila. Sir, ano ho sa Curimao? Curimao, Paway. Iyan ang detour road going to Manila from Lawag City. Okay, sa ako naman, Ilocos Sur, San Emilio, Quirino Road, not possible due to landslide. Narbacan, Sulbec Road, not possible dahil may landslide. Okay, sa probinsya ng Cagayan, there are three bridges that are not passable. Abusan, overflow bridge sa Baggao, Cagayan yan. Abusan, sir? Abusan. G. Abusan bridge, Baggao, Cagayan. Bagunot overflow bridge, Baggao, Cagayan. Not possible. Tawi bridge, Peña Blanca, Cagayan. Not possible. Okay, main road, Barangay Namnamo, Santa Teresita, Cagayan. Bagong paso pa lang ito, hanggang Barangay Simpatuyo, overflow. Yung kalsada, so close traffic. Ulitin ko lang. Main road, vicinity Barangay Namnama, Santa Teresita, Cagayan. Santa Teresita is a municipality of Cagayan. 2 feet, overflow ang tulay, ay ang kalsada. So it's close traffic. The Philippine Coast Guard, Apari, may 17 tayo na pasahero doon stranded. 13 sa San Vicente, Cagayan. A total of 30 passengers already stranded. Motorized bangka, 12 ang sa Apari, 6 sa San Vicente, isa sa Claveria, Cagayan. A total of 19 motorized bangka already stranded there. The rain is still ongoing, heavy rain. So, the condition of Magandam is still normal. And the Cagayan River has not yet overflowed. So none among the provinces in Cagayan, Apayao, the Ilocos region have declared a state of calamity. But we are still monitoring developments because of heavy rains is still ongoing in the northern tip of Luzon. So by this time, by tomorrow, it will already be passed over the province of Batanes. So by Saturday, hopefully, it will already pass to the Philippine area of responsibility. That so far, we do not have casualties, no missing, except this some damages to roads and bridges. Kuryente, no brownout. Hindi naman malakas yung hangin, kaya may kuryente pa rin sa northern Luzon. Or any part in northern Luzon, meron tayong kuryente. So far, that's the latest from the effects of Typhoon Dindo. At yan po yung ilang bahagi ng press briefing ni Yusek Benito Ramos na siyang Executive Director ng NDRRMC, kung saan sinabi nga niya na so far no casualties, wala rin pong brownouts except for some damages at saka mga impassable roads. At isa na nga po dyan, partially damaged yung isang highway na papunta po ng Lawag hanggang Manila, pero meron naman daw pong detour na gagamitin ng Curimao to Apayao. Meron din daw pong tatlong bridge sa may Cagayan kung saan nag-overflow na yung mga bridge
bridges, kaya hindi rin po madaanan, at ganun din po sa may Narvacan.